Hello, good morning, mga kapanalig ko na toxic, no? Mainit na pinag-uusapan ngayon kasi meron akong nabasa sa mga groups na si Carlo Yulo, yung nag-uwi sa atin ng gold medalist na which is Catholic, doon sa gymnast, if I was not mistaken, nakatug, ano siya, dalawang ginto sa Paris Olympics na nauwi dito sa ating bansa. Ngayon, sa mga group articles, yung nanay ni Carlo Yulo, siya ay nag-cheer sa bansang Japan instead na i-cheer niya yung sarili niyang anak. Pero yung tatay ni Carlo Yulo ay 100% very support sa kanyang anak na si Carlo Yulo. So bakit ba nagkaroon ng gap between kay Carlo Yulo sa nanay niya? Bakit nagkaroon ng gap? Based sa mga articles na nabasa ko, lahat po ng kinita ni Carlo Yulo sa athlete nung siya iwala pa sa Olympics ay nilustay ng kanyang nanay. So yung mga pinaghirapan ni Carlo Yulo na mga panalo bilang isang atleta nung hindi pa nagsisimula ang Olympics, wala pa siya sa Olympics, nilustay po nung nanay. No, nilustay. Lahat ng pinaghirapan ni Carlo Yulo. Kaya, dahil wala nang maibigay si Carlo Yulo sa kanyang ina, nagkaroon sila ng gap. At nang natira na sumusuporta dun sa anak kay Carlo Yulo, yung tatay. Kaya, ang nanay sa sobrang bad trip kay Carlo Yulo, sumuporta sa ibang bansa. Ngayon, nag-comment yung nanay. Sabi nung nanay, ako bilang isang ina, dapat kayong mga anak, responsibilidad nyo kami. Dapat nyo kaming pakainin, ibigay nyo pangangailangan namin dahil kung hindi dahil sa amin, wala kayo. Nilustay niya na nga lahat ng pera ng anak niya eh. Siyempre, ang isang anak may pangarap din para sa sarili niya. Magkakapamilya yan. Diba? Yan ang mahirap sa mga abusadong magulang. Diba? May nagre-react dyan sa post ko. Bakit? Mga abusadong magulang meron talaga. Una, binyag. Ginagawa niyong investment ang inyong mga anak. Sa papanong paraan, magpapabinyag kayo. Ilan ang mga kinukuha niyong ninong at ninang? 50. 50 katao. Diba? Huwag niyo sabihin hindi. Naka-encounter ako ng isang binyag. Ito ay kaibigan ng kapatid ko. Bininyagan dyan sa may parte ng Rizal. Ang kinuha niyang ninong at ninang, well, Hindi ako related doon sa nagpabinyag, pero ang kinuha niya 50. Anong sabi nung pare? Ang binyag ay isang sakramento para ikaw ay maging Katoliko. Para ang iyong anak ay mahugasan sa kasalanang mana. 50 na tao, ninong nina, ginawang investment yung binyag. Yan ba yung matinong magulang? Lahat ba ng magulang matino? Kalawa, meron akong kaibigan at admin sa AMS. Buo pamilya nun. Buo pamilya nun. Hindi siya lumaki sa broken family. Pero, yung isa sa admin ng AMS ngayon, dumadanas ng matinding depression. Maraming beses nang gustong mag-suicide. Dahil saan? Sa mga magulang. Bakit? Kasi may mga magulang na hindi nyo isinasaalang-alang ang nararamdaman ng inyong mga anak. Dahil lang sa magulang ka, ako magulang ako, anak lang kita, eto gusto kong mangyari. Inisip nyo ba kung anong nararamdaman ng mga anak nyo? Porkit ba yun ang nararamdaman mo na gusto mo? Dapat yun din maramdaman ng anak mo? Dapat magkaroon din tayo ng konsiderasyon sa ating mga anak, sa kanilang mga nararamdaman. Ikatlo, may mga magulang na mapanumbat. Pinag-aral kita, wala kang kwenta, wala kang utang na loob. Matapos kitang buhayin, ako nagluwal sa'yo, ako nagsilang sa'yo, ibinigay ko ang lahat, gaganyanin mo ko? Diba? May mga ganyang magulang. Unang-una, kung isusumbat mo lang din, yung binigay mo sa iyong mga anak, dapat di ka nag-anak. Bakit? Kung nagpa-aral ka ng anak, responsibilidad mo yan. Kung nagpakain ka ng anak, responsibilidad mo yan.
Kung nagkaroon ka ng anak, kasalanan mo yan. Bakit? Nagpakarat ka. Ginusto ba ng isang anak na siya ang isilang? Sino sa mga anak dito ang ginusto na isilang kayo? Di ba? May mga anak nga na nagsasabi, sana hindi na lang ako pinanganak. Wala tayong magagawa kung ikaw mismo ang sinilang. Hindi yun magpapakita na binabasos mo yung magulang mo, kundi ang magulang dapat nagbibigay din ng konsiderasyon sa mga anak. Bilang magulang, at kung ako magiging magulang, magkakaroon ako ng biological na anak, mamahalin ko yung anak ko hindi dahil investment sila. Mamahalin ko yung anak ko hindi dahil may pangarap ako na hindi ko natupad, dapat ang anak ko ang tutupad. May mga magulang na gustong maging sundalo, katulad ng tatay ko. Bakit sa aming magkakapatid, ako ang walang magulang? Dahil lang tatay ko pangarap maging sundalo. At bilang panganay na anak, pangarap niya na maging sundalo ako. Kaya lumaki ako ng binubugbog at ginugulpe. Kaya ganyan na lang ang galit ng tatay ko sa akin. Dahil ang tatay ko, nung kabataan, kinakatakutan, siga, dyan sa Guadalupe, Makati. Barumbado, tas may anak na bakla. Anong pangarap ng tatay ko sa akin? Maging sundalo, pero hindi yun ang pangarap ko. Hindi yun ang pangarap ko, pero dahil sa yun ang gusto niya na maging ako, lumaban ako. Hindi pe pwede, hindi ko yan gusto. Pinakuha niya ako ng mga kurso. Nag-succeed ba ako? Hindi. Bakit? Dahil hindi ko nga siya gusto. May mga magulang na ganyan, porque hindi nyo nakuha at na-achieve yung pangarap ninyo, ipagsisiksikan nyo sa mga anak nyo. Sino ngayon ang nade-depress? Yung anak. Bakit? Pag nag-failed ang anak sa isang larangan dahil hindi niya gusto, sisisihin nyo, anak nyo, ang bobo mo naman. Ang bobo mo naman, daig ka pa nung kapatid mo, gayto, ganyan. Eh bakit? Gusto niya ba yon? Pinipilit ninyo na yun ang kunin ng mga anak nyo dahil gusto nyo? Hindi ganon. Ang magulang dapat sumusuporta lagi sa anak kahit na anong mangyari. Nagtitiwala kayo sa kakayahan ng inyong mga anak. Hindi yan kinokontrol. Iba yung pagkokontrol sa paggabay. Kapag ang anak mo ay lumalaki at na-expose sa pagkokontrol ng magulang, nagkakaroon yan ng anxiety. Kaya maraming mga anak ang nag-suicide. Bakit? Dahil kalimitan ngayon sa mga anak, walang tiwala sa magulang. Bakit? Na-late nang uwi yung anak. No, based on my experience, na-late nang umuwi yung anak. Anong sasabihin ng magulang? Sa kanya na naman naglandi, sa kanya na naman nagputa. Ano, matinong babae ka ba? Pero hindi nagtanong, anak, saan ka galing? Bakit late, gabing-gabi na ngayon ka lang umuwi? May pagkakaiba, di ba? Yung salita na, oh, naglamyerda ka, ang landi-landi mo, kababae mong tao, 10 oras ng gabi, nasa kalye ka. Kinokontrol mo yung kalayaan ng anak mo na hindi mo naman alam kung bakit late umuwi. Eh paano kung late kasi pumunta sa birthday ng matalik niyang kaibigan, hindi basta-basta pinauwi ng mga magulang nung kaklase. Na-late kasi may group work. Husga agad. So ngayon, yung anak, natotorete. Ayaw nang umuwi ng bahay. Pag hindi na umuwi ng bahay ang isang anak, kahanapin ang kaligayahan sa ibang pamilya. Kaya may maagang nabubuntis. O, di ba? Ang pagiging pariwara ng anak ay nasa magulang. Bakit? Dahil ang anak ginagawa niyong investment. Oh, blesa ninong, pagkakuha ng aginaldo, lagay sa wallet ng magulang. Oh, di ba? Nagpapaaral kayo ng anak, gusto niyo maging matagumpay ang mga anak niyo, pero habang pumapasok, sasabihan ninyo, wala na tayong pera dito. Huwag ka nang munang bumili ng project mo, wala tayong pera. Puro ka na lang hingi. Tapos kapag hindi naman nag-aaral yung anak mo, sasabihin mo, ah, tamad mag-aral. Tapos nung pag nag-aaral naman, kailangan ng maraming bibilihin na project, sasabihin naman ninyong mga magulang kayo, puro kayo hingi, alam nyo wala na nga tayong pera. Puro kayo gastos, sasumbatan nyo yung anak nyo. Eh dapat hindi na kayo nagpa-aral. Di ba?
Hindi lahat ng magulang mabubuti. Hindi lahat ng mga magulang ay mabuting impluensya. Meron ako naging katrabaho nung nagtatrabaho pa ako sa club. Babae yon, prostitute, ang nagbubugaw sa kanya, sarili niyang ina. Oh, meron akong kakilala nang datira ako sa Cavite. Ang nagbubugaw doon sa kaibigan kong babae, nanay. Tapos, binibigyan siya ng jowa niya ng pera. Yung 3/4 ng pera na yon bumabagsak sa nanay. Tapos, nagrebelde. No? Tumira sa amin. Doon, kung saan ako nakatira sa Cavite. Sinugod ng nanay. I-ano raw kami, kakasuhan daw kami ng kidnapping. Pero umiiyak yung kaibigan ko. Pagod na ako, sarili kong ina, binubugaw ako. Tama ba yon? Tama ba yon? Sa Quezon City, nung nag-stay ako doon, meron ako dyan kaibigan. Sumalangit dawa ang kaluluwa, nag-suicide. Bakit? Ginahasa ng sariling ama. Oh. Huwag ka magsusumbong sa nanay mo. Gusto mo mabroken family tayo? Pag nasabi mo sa nanay mo to, magbabroken family tayo. Sa sobrang takot tong bata, nag-suicide. Oh. Bakit? Ginagahasa ng tatay. Yan ba yung matitino? Minsan, pakinggan din natin ang boses ng mga anak. May nagsabi sa akin, San Rio, hindi mo naiintindihan yan dahil hindi ka naging magulang. Bakit? Biological lang ba ang pwedeng maging magulang? Meron akong foster parents. Hindi ko sila kadugo. Pero tinuturing nila akong anak. Hindi ba sila naging magulang? Wala yung anak. Ako, bilang isang defensor ng Katoliko, marami akong anak-anakan. Ang tawag nga sa akin ng iba, ina. Nay San Rio. Oh. Nagiging magulang ako sa kanila sa pagdating sa aral. Hindi ba ako pwedeng maging magulang? Pwede kang maging magulang sa maraming larangan. Father Abraham has many children. Many children, Father Abraham. Hindi ba siya naging magulang? Ang pare, walang anak na biological. Pero father ang tawag natin. Bakit? Ama ng pananampalataya, magulang natin. Sa mga congregation, sa mga seminars, charismatic o saan pang religious groups, meron tayong tinatawag na tay. Nay. Magulang natin, di ba? Ninong ninang. Magulang natin. Mga guro. Magulang natin. Hindi lang basihan na porkit ikaw ay may anak, na porkit ikaw ay may biological na anak, pwede kang tawaging magulang. Bakit? Iba yung nagluwal lang sa naging magulang. Pag sinabing magulang, yung responsibilidad mo. Doon sa niluwal mo. Yun ang pagiging magulang. Kaya kung ikaw hindi ka matinong magulang, hindi ka magulang. Kung hindi ka naging tatay sa mga anak mo, hindi ka magulang. Kung hindi ka naging nanay sa mga anak mo, hindi ka magulang. Umiri ka lang. Alam niyo ba yung term ng magulang? Pag sinabing magulang, yan ay kinocompose ng nanay at tatay. Pag ikaw ay naging ulirang ina sa iyong mga anak, magulang ka. Pag ikaw ay naging ulirang ama sa iyong mga anak, magulang ka. Pero kung nagluwal ka lang, tas nanlalaki ka ulit, pumatol ka sa pangalawang asawa, pinabayaan mo ang anak mo, hindi ka magulang, umiri ka lang. Kaya huwag niyong pamumuka sa akin na hindi ako naging magulang dahil hindi rin lahat ng magulang ay naging magulang. Hindi niyo ba nakikita kung ilang mga kabataan na nagpapakamatay? Magulang ba yon? Can you imagine nagpakamatay dahil sa mga magulang nila? Oh, yung anak ni Miriam Defensor Santiago, bakit nag-suicide? Sa sobrang takot, bababa grades. Oh, hindi natin alam kung paano siya dinidisiplina para mag-suicide yon. Di ba? Kaya wag niyong sasabihin na ikaw San Rio, hindi ka naman naging magulang eh. Oh, hindi ako naging magulang. Para magkaroon ng biological na anak. Pero, tinuturing pa rin akong magulang ng mga kabataang hinahawakan ko dyan sa grupo ko na AMS. Oh. Hindi lahat ng buo ang pamilya masaya. Mga kamag-anak ko, ha? Mga pinsan ko na lang, di na ako magda-drop name. Marami sa mga pinsan ko ngayon ang nagtitake ng medicine
dahil sa depressions and anxiety. May pinsan ako na nagtangkang mag-suicide. Buo pamilya nun. Oh. Yung sila ay dumadanas ng matinding depression, nasan sila? Pumunta sila rito sa bahay ko. Tignan nyo ha, buo ang magulang, pero nagtitik na ng gamot, pampakalma sa isip. Ako, na wala akong pamilya dito, mag-isa lang ako, pero wala akong ganyang sakit. Oh, anong sabi nila sa akin? San Rio, buti ka pa, kahit mag-isa ka, kaya mo. Sabi ko, diba dapat ako ang ma-depress? Wala akong katuwang. Wala akong katulong sa pinansyal. Lahat to, gastos ko, bayad ko. Pag hindi ako rumakit, gutom, yari ako. Sa mga bills ko. Diba dapat ako ang ma-depress? Pero bakit sila? Buo ang pamilya, may nanay at may tatay, magkakasama silang magkakapatid. Bakit lahat? May depression. To think materially blessed pa yon. Oh. Yung member ko ng AMS, ang ganda ng damit, may itsura, ganda ng katawan, may abs. Masasarap yung mga kinakain. Pero gustong magpakamatay. Buo pamilya nun. Anong sabi sa akin, San Rio? Lalayas na ako dito, gusto kitang makasama, dyan na ako titira sa'yo. Dahil feeling ko gagaling ako pagkasama kita. Mas gusto kitang kasama kaysa sa sarili kong pamilya. See? Anong lagi niyang dinadaing? Bakit ganito mga magulang ko lagi kong kalaban? Hindi nila ako kayang pakinggan. Hindi nila isinasaalang-alang ang nararamdaman ko. Dahil sa mga magulang na masyadong control freak. Meron ako naging admin na isa. Umiiyak. Araw-araw kong pinaiiyak yun. Pinangangawa ko sa bunganga ko yun. Sa sobrang depressed, hinanap ang kaligayahan sa lalaki. Bakla yun. Anong ginagawa nito? Araw-araw nang lalaki. Nagbibigay ng pera sa mga lalaki. Depressed. O, edi nakatikim sa akin araw-araw ng bunganga. O, ngayon, matino na trabaho. Naging inayos ang buhay, hindi na nang lalaki. Bungangaan ba naman araw-araw? Eh? Pinaiyak ko talaga yun araw-araw. Kung merong mahigit isang taon siyang umangal-ngal dyan sa grupo ng AMS, pinangal-ngal ko ng pinangal-ngal yun. Alam yan ng mga admin ko. Di ko siya tinigilan. Oh, nagbago. Magulang ba ako? Magulang niya ba ako pero sumunod sa akin? Pinakinggan ako. Oh. Yung ngayon na ka-member namin sa AMS na gustong mag-suicide, mas malalayo nung unang pasok. Pero ano na siya, mag-iisang taon na yata siya dyan sa grupo namin. Medyo kahit papaano, nagla-light na yung depression niya. Pero ganun pa rin, mabigat. Kasi nagagamot siya eh. Pero may mga changes. Kaya niya na minsan na sa sobrang depressed niya, mag-ship siya na, Sandrio, tignan mo to oh. Nanood ako ng KMJS, so tignan mo yung palabas. Oh. Minsan nakakaya niya ng i-cope yung depress niya. Pero syempre, dahil yan ay sakit sa isip, mental problem yan, nagagamot pa din siya, pero hands-on pa din ako sa kanya. Hindi lang ako, pati mga admin, binubungangaan siya. May nagagawa ba magulang? Wala. Huwag natin abusuhin ang ating mga anak. Hindi natin sila pag-aari. Ibinigay ng Diyos sa inyo, kasi hindi man ako naging nag-ire, no? Kala mo naman, umiri talaga, di ba? Nagbigay ang Diyos sa inyo ng anak para mahalin, gabayan, at lumaki ng maayos. Hindi yan binigay sa inyo para abutin kung ano yung pangarap ng magulang. Hindi kayo binigyan ng anak i-guilt trip nyo. May mga magulang na, kawawa naman ako bilang isang magulang, hirap na hirap ako anak. Tapos,
wala akong pera. Alam niyo yung giniguilty niyo yung anak niyo, nagkukos ng depression yan eh. Yung nagigilty pang mga magulang, tapos, anak, alam mo ba, pangarap ko mag-nurse. Gusto ko mag-nurse ka din ah. Ayan, nakukunin mong course, hindi pwede, hindi ka pwedeng mamili ng iba, basta mag-nurse ka. Diba? May mga magulang na, oh, anak ka, pagtanda ko, alagaan mo ko. Kailangan mo yan, pinakain kita, ako bumuhay sa'yo, ako umiri sa'yo, wala kang kwentang anak pag hindi mo ko inalagaan. So, ibig sabihin, nag-anak ka para lang kumuha lang ng mag-aalaga sa'yo dahil hindi dahil sa mahal mo. Naobliga ka bilang isang nanay o bilang isang tatay na mag-anak o magpalaki ka ng sarili mong anak na which is galing talaga sa'yo para lang gawin mo na caregiver. Yun ba yung dapat maging mental kaisipan ng isang magulang? Na dahil biological kayong mga magulang, kayo ay may biological na anak required. Na o anak ka, pag sahod mo akin. O ang tatay, walang magbabantay sa ospital, obligasyon mo 'yan, tatay mo 'yon. O bakit ikaw asawa ka, hindi mo obligasyon? Pwede tayong gumabay ng anak. O halimbawa, anak, magugas ka ng plato. Sa mga maliliit na bagay, pwede natin silang i-train at turuan para maging responsable. Pero iba kasi yung obligasyon. Ang obligasyon ng magulang, mahalin at alagaan ang mga anak. Ang obligasyon ng mga magulang, protektahan ang anak sa mga pwedeng maging ano, sanhi ng depressions niya. Ang laki ng percentage ng depression, anxiety sa Pilipinas. Bakit? Unang-una, pera. Sa sobrang kahirapan ng buhay, ang mga magulang sinisisi ang anak kapag walang pera. Kaya yung bigat ang sumasalo yung anak. At dahil sinasalo ng anak yung bigat ng problema ng mga magulang, anong nangyayari sa anak? Napapariwara, nagda-drugs. Ako, 15 years old, namumuhay na ako ng mag-isa. Walang gumagabay sa aking magulang, pero kahit kailan hindi ako nagdroga. Yes, maybe, naging marumi ang pamumuhay ko noon. Dahil kailangan kong buhayin ang sarili ko, pero hindi ako naging pabigat. Natumira ko sa mga bahay para lang palamunin? Hindi. Tumira ko sa mga kamag-anak ko pero nagpakatulong ako. Yun ang kabayaran ko sa pagkain ko sa loob ng isang araw. Ako naglalaba, ako naglilinis, uutusan ka sa labas, maglalakad ka ng mga requirements, ako lahat kahit pagod na pagod ako. Kasi ang nasa isip ko, hindi libre ang pagkain. Dapat mo yung suklian para walang isumbat sa'yo. Tumira ako sa mga kaibigan ko, hindi rin ako tumira ng libre doon. Hindi ako kumakain sa kanila ng libre. Gumagawa ako ng paraan para makakain ako. Binebenta ko katawan ko. Kasi ganun ang mentality ko eh. Hindi ako pwedeng makikitira lang. Dahil sa lalo na rito sa Pilipinas, hindi ka pwedeng manirahan na wala kang trabaho. Eh mababa lang ang pinag-aralan ko. Oh. Kaya nung ako bumukod, talagang nagkaroon ako ng sarili kong inuupahan, hindi pa ako defender ng simbahang Katolika, no, ako ay umuupa na, ginawa ko kung ano yung magpapaligaya sa akin, kaya ako hindi ko naranasang maging bata, hindi ko naranasan yung buhay dalaga, hindi ko naranasan yung buhay binata, hindi ko naranasan mag-enjoy. Ang pangit ng childhood memories ko, yan ay nilamon ng sobrang aga pagdating sa reality sa buhay. Sa murang edad ko, hindi ko yun dapat pinagdadaanan, pero sa pinakamurang edad ko, nag-iisip na ako kung paano ako kakain. Sa pinakamurang edad ko, naranas na hindi ko dapat dadanasin, dinanas ko na ma-punching bag. Pumapasok ako sa eskwelahan, may black eye ako, puro ako pasa, sa katawan, binubugbog ako ng tatay ko paglasing. Dahil sa clash ng magulang ko, dahil sila ay broken family, hindi namin alam kung saan kami sasama. Sa side ng nanay ko, galit sa side ng tatay ko, sisiraan. Sa side ng tatay ko, galit sa side ng nanay ko, sisiraan. Hindi namin alam kung sinong papakinggan namin. Kaya kaming mga magkakapatid, maaga kaming napariwara. Ang maganda lang sa iba kong mga kapatid, na kapag asawa sila, na merong sariling mga bahay. At least sila, paano ko nakapag-asawa silang nangungupahan?
eh hindi rin naman ganun yung education, hindi rin ganun kaganda yung educational attainment nila. Eh di nga na. Gutom na. Buti na nga lang, nakapangasawa sila ng mga babaeng matatalino. Yun yung ano, yun yung naging journey nila. Kaya hindi kami masyado ng in touch. Talagang sinabi ko sa sarili ko na bubukod ako. Talagang hindi na ako nakikipag-contact sa kanila kasi wala na naman din dahilan. Wala akong contact sa nanay ko, wala akong contact sa tatay ko. Bakit kailangan pa namin mag-usap-usap, kaming mga magkakapatid? And besides, dahil namulat kami sa toxic na environment, hindi lahat ng kapatid ko ay maayos. Yung iba talaga naging toxic na dahil nakasanayan, nakamulatan. Unlike kasi sa akin, bumukod ako. Hindi ako nagpakulong sa sarili kong pamilya. Kumbaga marami akong nakasalumuhang iba't ibang tao. Kaya kahit papano, naremedyohan. Na imbis na mamana ko yung ugali nilang katoksikan, na iba ko yung landas ko. Hindi ko sila naging katulad. Pero hindi ko naman sinasabing masasamang tao yung mga kapatid ko. Kumbaga, sa pamilya din naman natin maiiwasan, di ba? May mga chismosa, ichichismis ka. Hindi natin yun maiiwasan. Ayun yung, syempre, pag dikit-dikit kayong magkakamag-anak kayo, di ba, sa iisang lugar kayo, nandiyan dyan yung pataasan ng pride, pataasan ng ego, nandiyan yung chismis. Di yan mawawala eh. Unlike sa akin kasi, lahat ng tinirahan ko, malayo ako sa mga, sa tao. Hindi ako mahilig maki-close, makihalubilo. Kasi kapag more larger environment, more larger people, yung nakapaligid sa'yo, mas marami ang tatraidor sa'yo. Mas marami ang mananakit sa'yo. Mas maraming taong nakapaligid sa'yo, mas lapitin ka ng traidor. Totoo yan. Mas close na close ka sa buong pamilya mo. Hindi lang sa mga kapatid, pati sa kamag-anak. Mas marami kang chismis na matatanggap. At yan yung based on my ano ha, based on my experience. Kasi yun ang mentality ko eh, na mas marami kang close na kamag-anak, mas marami kang close na kapatid, mas marami kang stress at depressed na matatanggap. Bakit? Kasi yung problema nila, sasabihin nila sa'yo, tapos ikaw na nananahimik, wala kang problema, mamamblema ka. Diba? Tapos, kapag sinalo mo lahat ng problema nila, bandang huli, tatraidorin ka, lolokohin ka sa pera. Diba yung tipong ikaw na tumulong, ikaw pa masama. Binigay mo yung kanan mong kamay, kailangan pati kaliwa. Nadarating sa point, parang tinuturuan mo pang maging tamad. Na parang yung tumutulong hindi na pwedeng maging maginhawa. Dapat sila lang ang makikitaan na maging kaginhawaan. Kawawa yung nagpro-provide. Makabili ka ng masarap na pagkain para sa sarili mo as a reward dahil pinagpaguran mo. Sasabihin nila, buti ka pa may pagkain ganyan, naisip mo ba kaming bigyan? Parang kasalanan mo pa na kumain ka ng masarap na which is pinagpaguran mo naman. Kaya ako, hindi ako naniniwala sa blood related na yan. Blood relationship na blood is thicker than water. Hindi ako naniniwala doon. Sometimes, kung sino pa yung kadugo mo, yan pa hihila sa'yo pababa. Kagaya sa abroad, sino ba ang humihila pababa sa mga OFW? Di ba kapwa nyo Pilipino? Oh, sa abroad na yan. Sino ba yung nagpapabagsak sa mga Pilipino doon? Di ba kapwa Pilipino, binibenta nyo? Oh, dito sa Pilipinas, sino ba madalas ang ano, naninira? Sino ba madalas ang magkakaaway rito? Di ba angkan sa angkan? Mas masarap ang kaibiganin ang hindi mo kadugo. Mas masarap ang mahalin ang hindi mo kadugo kaysa sa sarili mong pamilya. At least, doon sa hindi mo kadugo, mag-away man kayo, hindi ka masasaktan. Kasi hindi mo naman siya kadugo. Hindi ka tulad pag sarili mong kadugo, pag trinaidor ka, denounce ka, masakit. Bakit? Tinalo ka. Kadugo mo, binagsak ka. Kaya ako proud ako. Kahit hindi ko naranasan, naggabayan at palakihin ng biological parents ko, kahit na too late na at my age, binigyan ako ni Lord ng mga magulang foster parents. Though na foster parents ang tawag doon, hindi ko yung tinitignan na hindi ko sila kadugo. Bakit? Dahil naging magulang sila sa akin. At ang tunay na magulang, para sa akin ha, pag nanay ka, gawin mo ang responsibilidad mo sa anak mo.
Pagtatay ka, gawin mo ang responsibilidad mo sa anak mo, yun ang magulang. Hindi lang dahil umiri ka, hindi lang dahil kadugo mo, magulang ka na. Iba ang nanganak lang. Niluwal lang ako, pero hindi ka naging nanay. Nabuo lang ako. Well, ayokong sabihin kasi medyo masakit. Pero ang sabi ng iba, well, directly, nabuo lang ako sa libog ng dalawang tao. Ayon, naglibog yung dalawa, yung babae at lalaki, naglibog. Ako yung lumabas. Ganun lang. O, nung inire, dead man na. Naghiwalay. O, nung naghiwalay sila, hindi matanggap ng tatay ko, edi ginawa kaming punching bag. Yung depression niya sa paghihiwalay nila ng nanay ko, sa amin binuntong magkakapatid. Ako yung number one. Siyempre, ako yung panganay. Ako yung sumalo ng depression ng tatay ko, binubugbog ako. Hanggang ngayon na meron na siyang Alzheimer, medyo may mga paal sa Alzheimer siya, hanggang ngayon, daladala ko yung galit na yon. Though na dumalaw ako sa kanya, pero syempre sa sobrang tagal ng panahon na hindi ko na siya nakikita, nung nagkita kami, wala akong naramdaman. Para siyang ibang tao. Kasi ang tagal eh, ang tagal namin walang communications. Up to now, hindi ko sila kinocommunicate. Sinubukan ko lang nung nagkita kami, last 2 years ago, kung ano yung feeling, kung may mararamdaman ba ako. Well, napatawad ko na siya. Matagal ko na siya pinatawad at sinabi ko naman sa kanya, napatawad ko na siya sa lahat ng ginawa niya sa akin, though hindi na natin maibabalik yung nakaraan na sana naranasan kong maging bata. Sana naranasan kong ma-in love. Diba? Sana maranasan ko yung maka-appreciate na maraming mga barkada, tapos umiinom ng soft drinks. No, sana naranasan ko yung ganon. Pero, napatawad ko na siya, pero wala na yung feelings. Ganon pala yun. Kapag ang isang tao, matagal mo nang hindi nakikita, at matagal mo nang hindi nakakausap, makakalimutan mo yung pakiramdam. Makikita mo, pero parang ordinary na lang. At lalo na kapag meron kang karanasan sa kanya na na-trauma ka, na hindi mo makakalimutan, tapos nagkaroon kayo ng matagal na distansya, pag nagkita kayo, wala kang galit, hindi ka galit, para lang siyang normal. Parang, okay, hello, kamusta? Ganun lang. Kaya ako, kung i-rewind ang buhay, kung pababalikin ako sa nakaraan, gusto ko pa rin kung ano yun ang mga naging buhay ko. Bakit? Kasi lahat ng mga pinagdaanan ko, bagamat hindi talaga siya maganda, very tragical actually, pinatibay niya ako eh. Tinuruan ako ng mga karanasan ko kung paano ako mabuhay mag-isa. Tinuruan ako ng mga ng karanasan ko kung na huwag akong matakot. Huwag akong matakot kumarap kahit na kanino. Kaya nga naging barumbado ako noon, talaga nakikipagsapakan ako. Wala akong kinakatakutan. Kahit mga kapatid ko, ang lalaki, mas matatangkad sa akin, puro lalaki. Lumalaban ako, hindi ako pwedeng, wala akong kinakatakutan. Kasi ayun yung nag-mold sa akin eh. Minold ako ng mga taong masasama. Ako ay nahasa sa mga taong masasama. Lumaki ako kasama ang mga masasamang tao, masasamang ugali. Naging matapang ako, naging matatag ako dahil sa mga taong may masasamang ugali. And I always thank God na sa kabila ng dami ng tao na masasama ang ugali, na minaltrato ako, hindi ako nagkaroon ng depression. Yes, dumating ako sa certain ng buhay ko, gusto ko na magpakamatay. Totoo yan. Humahagulgul ako, gusto ko na magpakamatay. Hindi ko lang magawa. Bakit? Masakit. Iniisip kong magbigti na ako nang matapos na tong lecheng buhay na to. Pero parang hindi ako makakahinga. Hindi ko kaya kasi hindi ako makakahinga, di ba, pag nagbigti ka. Kaya hindi natuloy. Bala kong maglaslas.
maglaslas na lang ako. Hindi, isip ko pala parang ang hapde. Di ba matusok ka pangalan ng kutsilyo rito? Hindi rin natunaw eh. Ngayon may napanood ako noon may iniinom-inom na gamot. Eh wala naman akong pera. Oh, syempre ang iniisip ko noon kasi pambili ko ng gamot-gamot at matulog at mamatay na lang ako. Ibibili ko na lang ng ano, ng stationery, eh, uso stationery noon, ibibili ko ng text. Hindi rin natuloy. Kaya hindi ako nakapag-suicide noon. Pero, noong kabataan ko, natatandaan ko, isa lang ang sinabi ko, habang ginugulti ako ng tatay ko. Isang araw, magkakaroon din ako ng sarili kong sahig. At pag nagkaroon ako ng sarili kong sahig, wala nang mananakit sa akin. Isang araw, magkakaroon din ako ng sarili kong dingding. Pag nagkaroon ako ng sarili kong dingding, maproprotektahan ko na sarili ko. Isang araw, magkakaroon din ako ng sarili kong bubong. At pag nagkaroon ako ng sarili kong bubong, makakauwi ako kahit kailan ko gusto. Isang araw, magkakaroon din ako ng sarili kong buhay. At mapapapunta ko ang mga taong gusto kong papuntahin na hindi katulad noon, wala akong kalayaan, kundi sumunod ng sumunod sa mga magulang kong manipulatif. Kaya ako, kahit na mag-isa ako, hindi ako nalulungkot. In a sense na naglolonging sa family. Siguro, naboboyd lang ako. Siyempre, mag-isa ka, wala kang kausap. Siguro, sa pag-iisa ko, nahihirapan lang ako. Siyempre, wala rin naman akong katuwang sa financial. Katulad nung sabi ko nga sa inyo, nangaraan, nabaon ako sa utang. 2 months, di ba? Buti na nga lang, may mga magulang ako ng dyan na very supportive sa akin. Talagang, yung dalawa, halos dalawang buwan kong pinag-iisipan na paano ko ba mabayaran tong mga expenses na to na halos di na ako makadaan sa labas dahil siya sabi sa akin, oy, San Rio yung utang mo. At least kahit papano nabayaran ko lahat. Pero ganun pa man, sa mga anak na katulad ko, sa mga may depression dyan, sa mga may anxiety, sa mga gustong mag-suicide, sa mga hopeless, kung gusto niyong makaalis sa isang sitwasyon na feeling ninyo hindi kayo masaya, feeling niyo wala kayong growth, hindi kayo mag-grow kasama sila, kailangan mong mag-successful. Kailangan mong maging successful. Kung hindi ka pa successful sa ngayon, kailangan mo ng tapa kung kaya mo silang layasan. Kasi ako, dahil hindi ko kaya yung sistema ng mga magulang ko sa akin, hindi ko kaya yung pagtrato nila sa akin. Talagang kinaya kong mamuhay, matulog sa bangketa. Talaga natulog, naging punubi ako, namamalimos ako. Nagpag-alagala ako dyan sa Quiapo. No, naging utusan ako ng mga manghuhula dyan. Noon pa yon, hindi pa ganyan ang itsura ng Quiapo noon. Punong-puno pa yung tapat ng Quiapo Church ng mga tindahan. Hindi pa siya formal. Hindi pa inaayos yan noon. All around ako doon, doon ako namuhay. Hanggang sa nakakilala ako ng mga bakla, tinuruan nila akong mag-take ng hormones, o San Rio, ang ganda-ganda mo. Actually, hindi San Rio pangalan ko, Mocha. Mocha, mag-take ka ng hormones, ang ganda ng pagkamorena mo. Hanggang sa nag-hormones ako, nag-pills ako, hanggang sa nagkaroon ako ng mga maraming mga suitors, ng maraming mga admirers, marami nahumaling sa akin. Siyempre, gumaganda ako noon. Ayun, i-provide ko yung mga needs ko hanggang sa inupa ako ng bahay. Sila nagbabayad hanggang sa sumali ako sa mga clan-clan. Nakakilala ako ng iba't ibang mga kaibigan. Hanggang sa nag-COVID. Yung COVID, doon ko nakilala si Lord. Doon ako naging CFB. Doon ako binago. Pero magmula sa bago mag-COVID, hanggang sa journey ko papunta sa kabataan, iba ang ugali ko. Ako talaga, iba kasi yung ano eh, feelings-oriented sa goal-oriented. Well, hindi ko naman sinasabi na mali na maging nice ka. Hindi ko naman sinasabi na mali na magbigay ka ng empathy sa tao or magbigay ka ng konting
kabaitan. Hindi yun mali. Pero ako kasi goal-oriented akong tao eh. Kaya hindi ako sensitive. Napaka, hindi ako maramdamin. Pag sinabi kong goal-oriented, pag meron akong gustong makuha, tinatanggal ko yung emosyon ko dyan kasi nakapokus ako sa goal ko eh. Gusto ko maging magaling na CFD, doon ako nakapokus sa pag-aaral. Wala akong pakialam sa mga bashers ko. Basta kailangan ma-achieve ko tong goal ko na to. Kaya, para sa akin kasi, kung masyado tayong nakaano sa feelings, masyado kang maramdamin, wala kang ma-achieve. Kasi sa buhay, kapag ikaw ay may gustong kunin na isang bagay, may mga struggles yan. May mga hardships kang pagdadaanan. At yung mga struggles and hardships na to, apektado ang emosyon mo dyan. Dapat alam mo kung paano mo siya patayin. Alam mo kung paano mo siya ibalanse. Kasi kapag ikaw malalamon ka ng struggles, ng emotions mo, hindi ka makakapag-isip, hindi mo makukuha yung goal mo. Kaya sa akin, ganyan ako kataling magsalita. Diba na sinasabi nila to si Sandrio, walang pakialam sa mga nararamdaman ng tao. Wala. Bakit? Kasi ang goal ko noon, yung point ko, maintindihan nyo. Hindi naman ako nagla-live para magdrama eh. Hindi ako nagla-live para lang kumuha ng simpatya sa tao. Nagla-live ako para magturo. Nagla-live ako para maintindihan nyo yung gusto kong sabihin. Hindi para mag-iyakan tayo dito at maghagulgulan. Hindi ako ganon. Hindi ako pakitang tao na kailangan, Hoy Sanrio, konting humility, konting kababaang loob, tapos plastic ka naman. Sanrio, magpakababa ka, kababaang loob, tapos may kabit ka. Hindi ako ganun ka-ingrata na ipapakita ako dahil ako ay nasa social media, nagla-live, magpakababa ka, bait-baitan ako. Para lang mahalin ako ng maraming tao, maniwala kayo sa akin, yakapin niyo ako, ang bait ni Sanrio, magpapanggap ako kahit hindi ako ganun. What you see is what you get. Pag ako nag-live, kung ano ang gusto kong ipaunawa sa tao, yun ang ipapaunawa ko. Hindi ako nagla-live para magpapansin sa mga tao na mabait ako. Hindi ako nagla-live para sabihin, magpapansin sa tao na matalino ako. Nagla-live ako para ipaunawa sa inyo o para i-express kung ano yung mga ideas ko. Na gusto kong i-express sa inyo na baka sakaling meron kayong mapulot na aral na ma-apply nyo rin sa mga buhay nyo. Kasi na ako, nagsishare lang naman ako eh. Nagsishare ako ng Doctrines of the Catholic Church. Nagsishare ako minsan pag nagluluto ako. Nagsishare din ako minsan kapag depressed ako, di ba, umiiyak ako. Nagsishare din ako minsan ng ideas ko sa araw na yon. O may nakausap akong gayto, inilalive ko kaagad. Gusto ko lang i-express sa inyo yung mga ideas ko na baka sakali merong isang taong may pinagdadaanan ng ganito, makatulong ako. I just wanted to help. I just wanted to help people. Gusto ko silang tulungan. Lalong-lalo na sa panahon natin ngayon, ang dami-daming nagsisuicide, ang dami-daming may depressions dahil ang hirap ng buhay. Alam nyo yan. Ang hirap ng buhay at kawawa yung mga anak na nadadamay sa init ng ulo ng magulang. Alam nyo yan, ang taas na ng bilihin natin ngayon, Diyos ko. Napakataas na ng bilihin, kaya naawa din ako sa mga kabataang dumadanas ngayon ng mga pinagdadaanan ko. Kaya ako, sa grupo ng hinahawakan ko, hindi ako mabait. Talagang binubungangaan ko sila, bakit tinuturuan ko silang lumaban. Tinuturuan ko silang maging matapang. Hindi ako nambibaby. Kapag mahal ko ang kaibigan ko, hindi ko yan binibaby. Binubungangaan ko yan. Hagat maaari, kung pwede ko lang silihan ng bunganga, sinisilihan ko mga bunganga nila. Ayoko silang maging mahina. Ayoko silang mag-utak sanggol. Gusto ko ang utak nila mature, ang utak nila matapang, ang utak nila kaya ko to, Sanrio, lalaban ako. Ganon ang gusto ko mangyari sa mga kaibigan ko. Pero tignan nyo naman, ilang taon na sila na nasa GC ko,
hindi ako iniiwan. Kahit na marami akong kinakaharap na intriga ng mga paninira, ang loyalty nila nasa akin. Bakit? Kasi mararamdaman ng tao pag mahal mo sila. At alam yan ng mga kaibigan ko kung gaano ko sila kamahal. Maaaring nakakatikim sila sa akin ng mga masasakit na salita, pero hindi sila pwedeng saktan ng ibang tao, ako ang haharap. No? Kaya sana, huwag tayong maging sensitibo. Na dahil lang nag-post ako dun kay Carlo Yulo na gold medalist ng Philippines, na yung nanay niya, which is biological anak, ang ginawa, nilustay yung pera. Yung pinaghirapan sa pagiging athlete ng anak, nilustay ng nanay. Oh, mabuti bang ina yun, pinaghirapan ng anak mo para meron siyang kahit papaanong maipundar para sa sarili niya, nilustay ng ina. Tapos, nung wala nang maibigay yung anak dun sa nanay, tinakwil lang nanay yung anak. Yun yung pagkakabasa ko sa mga articles. Eh, hindi niya ine-expect na magiging gold medalist yung anak niya. O magkano yung kukuhain ng anak niya? 10 million sa government pa lang yun. Meron siyang unlimited airfare. Kumbaga sa Philippine Airlines, anytime na gusto niyang mga ibang bansa, pwede. Kasi kauna-unahang medalist, gold medalist sa Pilipinas di ba? Eh, nag-the gold medalist. Biglang lumabas yung nanay. Anong sabi niya sa anak niya? Ikaw bilang isang anak, dapat ibigay mo pangangailangan ko. Inubos mo nga yung perang pinaghirapan ng anak mo. Diba? Hindi yun, hindi ko sinasabi na bastusin ng anak ang mga magulang. Hindi ko sinasabi na huwag igalang ng anak ang mga magulang. Pero ang sinasabi ko, na sa mga magulang, dapat din nating mahalin ang ating mga anak. Dapat natin igalang kung ano yung kanilang mga pinaghihirapan. Dapat natin ipagmalaki kung ano yung kanilang mga natatanggap. Hindi natin sila dapat inaabuso. And last and foremost, dapat nating unawain at irespeto ang desisyon at nararamdaman ng mga anak. Dahil hindi lahat ng magulang ay laging tama. Pero hindi ko sinasabing laging tama din ang mga anak. Pero bilang kayo ay mga magulang, obligasyon ninyo, nagabayan nyo ang inyong mga anak. Hindi nyo sila dapat minamanipula. Hindi nyo dapat minamanipulate ang inyong mga anak para lang makuha nyo yung gusto nyo at gawin nyo silang investment. Busugin nyo sa pagmamahal ang inyong mga anak pag nag-anak kayo. Dahil kapag ang mga anak nyo ay binusog nyo sa pagmamahal at sa kagandahang asal, pag nagkaroon niya ng trabaho, kayo din naman ang aani. At hindi lang kayo ang aani. Aani din kayo sa ibang tao dahil maganda ang pagpapalaki nyo sa inyong mga anak. Kaya kung anong klaseng anak meron ka, yun ang klaseng magulang na meron ka din. Kung paano lumalaki ang anak mo, ganun mo siya pinalaki. Kung ang anak mo naging bastos, kasi bastos ka din. Kung ang anak mo palamura, palamura ang magulang. Kung ang anak mo lasenggo, lasenggo ang pamilya. Kung ang anak mo magnanakaw, magnanakaw ang pamilya. Kung ang anak mo nagdodroga, nagdodroga din ang pamilya. Nagre-reflect ang behavior ng anak sa magulang. Kaya kung lumalaking hindi matino, hindi maayos ang anak mo, dahil yan sa mga magulang. Kaya wag natin lagi sasabihan na obligasyon mo na alagaan ako, hindi. Pag ang anak nagkaroon na ng sariling pamilya, bayad na. Bayad na sila. Bakit? Mga magulang na sila. Meron na silang mga anak na dapat alagaan. Doon na magtatapos para sa akin yung responsibilidad ng mga anak. Actually, hindi siya responsibilidad . Doon na bayad yung mga anak sa mga magulang kapag naging magulang na sila. Dahil pag naging magulang na sila, sila ay magiging nanay at tatay, magpo-focus na sila sa kanilang mga anak. Kaya wag natin abusuhin yung kabaitan ng ating mga anak. At sa mga anak, wag din nating abusuhin ang kabaitan ng ating mga magulang. At sana ang way ng pakikipag-usap ng magulang sa anak ay laging merong pagpapaunawa. Ipinauunawa mo kung ano yung point mo. Hindi yung inuutusan mo, ginagawa mong robot
at pinasusunod dahil sa gusto mo lang. Nagkakaroon yan ng emotional damage sa mga anak. At alam ko yan dahil pinagdaanan ko yan. Nataon lang, nagpapasalamat ako kay Lord na kaya kong payuhan ang sarili ko. Kahit na mag-isa ako, pansinin nyo, wala akong kaibigan dito. Ang lalayo ng mga kaibigan ko, Metro Manila pa. Pero when it comes na meron akong struggles, ang best friend ko, sarili ko. Pinapayuhan ko yung sarili ko kung ano yung dapat kong gawin. Para kung magkamali man ako, sarili ko yung sisisihin ko, hindi yung ibang tao. Diba? Kaya, sa mga magulang dito, mahalin nyo po yung mga anak nyo. Mahalin nyo sila at sabihin ninyo kung meron kayong mga ayaw sa mga anak nyo, ipaliwanag nyo. Huwag nyo pong awaye. Huwag nyong pagalitan. Iba kasi yung pinagagalitan sa pinagsasabihan. Kasi pag pinagalitan mo ang anak mo, minsan yung mga galit, pag pinapagalitan, nagkukos ng galit eh. Kaya na may pagre-rebelde, di ba? Kapag pinagagalitan, minsan naglalakit ng panunumbat. Di ba? Ganun ang mga magulang. Oh, kayo, hindi na naman kayo gugustang pinggan. Tapos ako, nagkakandakuba-kuba ako sa kakalabada para lang mapakain kayo. Pinggan lang, hindi nyo mahugasan. Yun yung mali. Or pwede mo sabihin na, oh, mga anak, pagod ako sa trabaho. Ang dami kong ginawa. Hugasan nyo naman yung plato. Maawa naman kayo sa nanay nyo. Di ba? Iba yung pinagsasabihan mo sa pinagagalitan mo. Kaya sana maging aware ang mga magulang ngayon na malaki ang bahagi ng mga magulang kung bakit nagkakaroon ng depression ang mga kabataan ngayon. Malaking bahagi ang mga magulang kung bakit ang mga kabataan nagpapakamatay ngayon. Malaking bahagi ang mga magulang kung bakit may mga kabataan maagang nag-aasawa. Malaking bahagi ang mga magulang kung bakit may mga kabataan lulong sa droga. Dahil ang isang tahanang masaya, ang isang tahanang punong-puno ng pagmamahalan, kahit sinong taong nakatira doon, hindi yan magtatangka na sirain ang sarili nilang mga buhay dahil masaya sila dun sa loob ng bahay. At sana lahat ng bahay masarap uwian. Hindi lahat ng bahay masarap uwian. Sana yun yung ating gawing goal. Bilang mga magulang kayo, yun ang gawin nating goal na yung bahay mo masarap uwian. Para hindi na lalabas yung mga nakatira doon at hindi sila napapariwara doon sa labas. Kasi usually, kung bakit napapariwara rin yung mga kabataan, dahil hindi masarap uwian yung mga bahay nila. Hindi siya kauwi-uwi. Kumbaga pag nandoon ka, parang ang ingay, away, parang makapunta na nga lang sa tropa ko. Makipag-inuman na nga lang, ingay. Diba? Yun ang unang-una nating i-observe sa pamilyang meron tayo. Masarap bang uwian yung bahay niyo? Yung mga anak nyo ba nag-e-enjoy pag umuwi ng bahay? Kasi ang para sa akin na iba ang house, iba ang home. No? There's no such place as home para sa akin. Iba yung home. Pag sinabing home, kauwi-uwi. Uuwian mo kasi masarap, masaya, tahimik, doon makikita ang peace of mind. Iba yung house. Kaya sa lahat po ng mga kapanalig ko dito, no, regarding nga dun sa post ko, maging balanse tayo pagdating sa pag-uunawa ng mga sitwasyon. Tignan din natin both side. Huwag tayong bias na dito ka lang paparte. Kinakailangan, titignan natin yung dalawang sitwasyon dun sa mga positive na pwede mo siyang i-connect para maintindihan natin, di ba? Na hindi porkit magulang ka, ikaw laging tama. At hindi rin porkit ikaw naman yung anak, ikaw din yung laging mali. No, kailangan alam natin kung paano natin yan bubuuin as a conversation bilang pamilya para magkaroon ng maayos na relationship. Kasi ako, yan ang maganda lang kay Mami Cora Adams at kay Daddy Kevin Adams. Lagi silang nakikinig sa akin. Maraming beses akong umiiyak sa kanila at talagang nararamdaman ko, nakakampi ko sila.
Kasi ganoon naman dapat eh. Kakampi mo dapat yung nanay mo, kakampi mo dapat yung tatay mo, hindi yung para pag pumapasok ako doon sa bahay, parang nandito doon naman ako sa mga kontrabida. 'Di ba? Na parang pag pumapasok ka sa loob ng bahay, parang feeling mo makakasama mga aswang. Dito na naman yung mga demonyo sa bahay na naman. Bayan. 'Di ba? Ganoon eh. Pero sa akin kasi isa 'yun sa naging dahilan kung bakit tumaas yung confidence ko at nagkaroon ako ng kumpiyansa sa sarili, hindi katulad noon, 'di ba? Pag konting pitik lang sa akin, nasasaktan ako. Ngayon kasi nagkaroon ako ng confidence kasi iba yung pagmamahal talaga ng nanay at saka ng tatay. And yung naging magulang ko si Mami Cora Adams at si Daddy Kevin Adams, naramdaman ko na ganito pala yung feeling ng may magulang. Ganito pala yung feeling na kakampi mo yung nanay mo, kakampi mo yung tatay mo. Malaking bagay yung nagagawa nila sa akin para mag-isip. Hindi na ako masyadong nag-iisip ngayon na hindi katulad noon talagang kung ano-ano pumapasok sa isip ko, tapos ina-analyze ko mag-isa, buhol-buhol na. Ngayon hindi na, parang may peace of mind ako nakakatulog. O, chat ko yung mami ko, mami, o naka-uwi ka na ba? Daddy, kamusta? I love you, daddy. I love you, mami. Masarap yung ganong feeling na yung nanay mo nag-a-I love you sa'yo, mag-a-I love you to yung anak. Yung daddy mo mag-a-I love you sa'yo, mag-a-I love you to yung anak. Masarap yung ganong feeling. At yun yung nararanasan ko ngayon. Though my life is not perfect, though I have so many imperfections, but the best feeling kasi doon, sa kabila ng pagiging imperfect ko, ang parents ko, mahal na mahal ako. Whenever na kami nag-uusap, through video call, hindi kami nauubusan ng I love you. And it is a very, very great feelings na ganun yung pag-uusap ng ina at saka ng anak, ng ama, saka ng anak. Na which is, ipinagdadasal ko sana lahat na lang ng mga magulang at anak ganun ng relationship. Well, hindi perfect ang tao, may iba't ibang mga pamamaraan, ang mga magulang kung paano magpapalaki ng anak. Pero para po sa akin, no, kung ako ay magiging isang magulang at magkakaroon halimbawa ng mga anak, I will make sure na yung bahay na titirahan ng pamilyang meron ako ay uuwian at uuwian nila. I will make sure na yung bahay na uuwian ng pamilya ko, doon nila makikita ang peace of mind, doon nila mahahanap ang salitang pahinga. Makakapagpahinga yung kanilang mga isip, yung mga pagod nilang katawan, and ibibigay ko yung best ko para ibibigay ko yung best ko na araw-araw excited silang umuwi sa bahay. Kasi pag umuwi sila sa bahay, ang ine-expect nila lagi, makikita nila doon ang masaya at nagmamahalang pamilya. No, so sana po, naku, lamig na ng kape ko. So, sobrang daldal ko. Magkakape po ako kasi ang lakas ng ulan. So sana po naintindihan nyo o na-gets nyo yung point ko patungkol sa mga abusadong magulang. May mga magulang talagang abusado. No, inaabuso yung mga anak. So sana na-gets nyo yung point ko. Hindi ko po sinasabi na maging bastos yung anak sa magulang, ha. Ang sinasabi ko lang, ito ay patungkol sa mga magulang na hindi nagpakamagulang. Sa mga nanay na hindi nagpapakananay, sa mga tatay na hindi nagpapakatatay. Sa mga nanay na kontrabida sa buhay ng mga anak, sa mga nanay, tatay na lagi na lang ang pangit ng tingin sa anak hanggang sa nauuwi na lang sa pagkakaroon ng mental health problem ang mga anak, wala silang mga pakialam. No, para po ito sa inyo, sa mga magulang na walang kakwenta-kwenta. Hindi ko alam kung bakit naging magulang kayo, no? So, shout out po sa lahat ng mga nanood, kay most especially sa napaka sweet, loving and kind mother, Mami Cora Adams, at sa tatay ko na sobrang protective sa akin, no? Talagang nagagalit siya pag binabash ako.
no, kay Daddy Kevin Adams, I'm so blessed and happy na pinarana sa akin ng Diyos na magkaroon ng mga magulang na tanggap ako, mahal ako, at protektahan ako. And I am happy for that. At dahil dyan, sa experience na yan, nakalimutan ko yung pain, yung sufferings na pinagdaanan ko sa mga biological na magulang ko. Kayo ang naghilom, kayo ang gumamot sa mga pangit na childhood ko sa loob ng mismong aming tahanan. Kaya, maraming salamat sa inyo, Mami Cora Adams and Daddy Kevin Adams at kay Lord. Dahil, hindi man ako worth it na tumanggap ng blessings dahil makasalanan ako. Pero, ganun pa man, minamahal mo pa rin ako, Lord. At ibinibigay kung ano yung kailangan ko para mag-grow, no? Kailangan ko para mag-improve. Kaya salamat po sa mga magulang ko, kay Mami Cora Adams and Daddy Kevin Adams, at sa mga kapanali ko na nanonood, maraming maraming salamat. Magre-rest muna ako at iinom lang ng very very light na kape, dahil hindi pa po ako nakakapagligpit kasi umuulan po talaga dito, no? So yun lang po, maraming salamat. Kuya Gugoy Diaz, aka Glenn Diaz, after this live, panoorin mo yung presentations ko na to, baka sakaling makarelate ka. Yun lang po, God bless you, and have a wonderful, wonderful day, mga kapanalig kong toxic. Bye-bye!